Hello, a pleasant and a blessed day to every one of us. I am Yusel Faith Ovilia Vicentia, a BS Social Work student, and I am here today to present with you one of the topic under the Understanding the Self subject with the title, Unpacking Yourself, Physical Self. Ano nga ba ang physical self? Physical self refers to the body that includes basic parts such as head, neck, arms, and legs. Of course, kasama ang mga body parts natin dahil ito ang bumubuo sa ating physical self. Made up of other organs, mga organs na hindi nakikita sa panglabas natin na physical na katawan, such as the brain, heart, lungs, stomach, intestines, and muscles. These body parts work together to do body functions such as walking, breathing, dancing, at iba pa. At lahat sila ay play on important roles sa pang-araw-araw nating buhay. Ang physical ay body. At makikita natin dito na throughout the years ay nag-change ang ating body at functions nito. Generally, the body performs its functions least well. Una, during infant stage, and sunod ay old age. At alam naman natin kung paano nagkaroon ng pagkakaiba ang pag-function ng isang baby pa sa isang matanda na. At all throughout the year, sabi dito, ay nag-change kung paano nagpa-function ng ating body depende sa growth na meron tayo. And physical efficiency generally peaks in early adulthood and declines into the middle ages. So yan, ang mga tao na nasa middle age na, nagpipik na sa middle age, syempre, kayang-kaya nang mag-perform ng maayos sa mga iba't ibang uri ng activity. And one of the crucial state is the adolescent stage. Bakit? Kasi everyone goes to succession of development stages. We experience a lot of changes during puberty stage. Dito natin nakikita na unti-unti ang pagbabago sa ating sarili. At sa girls, nag-start ng magkaroon ng acne, pimple breakout, nagkakaroon na ng PMS o tinatawag natin na period. Sa boys naman ay nag-iiba na ang mga boses, lumalagong na, and nagkakaroon na rin ng mga balbas, ganyan. So, doon na sa stage na to, nagsisimula ang pagbabago o pag-develop sa kanilang physical na katawan. And now, let us talk about lifespan. What is lifespan? Lifespan is affiliated with physical self kasi dito natin nakikita yung daan, kumbaga daan or journey sa pagbabago, sa pag-develop at growth ng isang tao. Okay, so development from conception of death. Ito ang ibig sabihin ng lifespan. Yes, death kasi ang fertilization ay kasama pa siya sa lifespan. Sino nagsabi nito? Ang nagsabi nito ay si Elizabeth B. Horlock. Siya ay ang author ng book na Developmental Psychology at siya ay nag-outline ng stages ng lifespan ng isang tao at dinivide niya ito into 10 stages. And let's see what are the 10 stages or what are the 10 parts of the lifespan. So yan, makikita natin dito that fertilization to the birth is a part of lifespan. At siya ay makikita sa prenatal. Ayan, sa infancy, birth to 2 weeks of life. Kaya may mga parents, lalo na pag mga bagong parents, no, nagiging excited sila at ang tendency is bumili ng maraming damit para sa sanggol. Pero little did they know na mabilis lang ang pagbabago or paglaki ng isang baby. Kaya yung mga damit na yon is nalilipasan agad. Kasi ang span niya lang is 2 weeks up to 2 years ay maaring mag-change na agad ang physical na laki ng isang baby. And yun, lahat yun ang mga sumunod na mga childhood, late childhood, puberty, adolescence, hanggang sa early, middle, late adulthood is kasama siya sa stage of lifespan ng isang tao. At mula doon sa years na yon
ay makikita kung paano nag-function ang kanyang katawan, kung paano nagbago ang kanyang physical na anyo, at ano yung mga naka-apekto at nakapaloob sa pagbabagong ito, at ano yung mga factors na nakapaloob dito. At ngayon, alamin naman natin yung mga factors na nakaka-apekto sa physical growth and development ng physical self ng isang tao. Merong isang factor na pinag-uusapan, pinagdidebatihan, na naka-apekto raw sa growth ng isang tao. At ito nga yung nature and ang nurture. Where sociobiologists, psychologists, and others in the natural sciences argue that behavior traits can be explained by genetics. In short, lahat ng traits, behavior, characters ng isang tao ay can explain daw by the science of biology. At ito daw ay dahil sa dumadaloy at namana na traits mula sa iyong magulang or sa mga ninuno nyo. At iyon ay dumadaloy sa dugo mo, kaya yun daw ang naging rason sa iyong ugali at behavior na meron ngayon. While on the other hand is the nurture. Sociologists, anthropologists, and others in the social sciences argue that human behavior is learned and shaped through interactions. Na lahat daw ng mga kaugalian, behavior, characters ng isang tao ay na-develop sa isang environment kung saan siya lumaki at sa pamamagitan rin ng pakikipag-interaction sa iba't ibang mga tao. At ngayon, ating alamin ang nakapaloob sa nature na naka-apekto sa physical development and growth ng physical self. Una ay ang heredity. Ito ay biological process of transmission of traits from parents of offspring. Anong offspring? Ito yung anak. Ito yung naipapasa na ugali o behavior na mula sa magulang papunta sa anak. Kanina pa natin nababanggit na sa nature ay naipapasa ng magulang sa offspring ang mga kaugalian, behavior, ganyan. So, and genes basic is the basic carriers of hereditary traits. And it can be classified into dominant and recessive, which is yung dominant is a strong genes and recessive is a weak genes. At ano nga ba ito? Let's talk about recessive versus dominant. Recessive is the trait not expressed when the dominant of the trait is present. While dominant is that the expressed form of the trait when present. Halimbawa, bland. Pinanganak na siyang bland ang kanyang buhok. At ang iyong tatay naman ay may black hair. So sa buhok na yon, alin ba doon ang dominant or recessive? So sabi dito, ang dominant ay yung strong genes. And while the recessive is the weak genes. So, ang strong genes dyan ay yung tatay niya dahil black ang hair niya. So, bakit ganun? Kasi, mas matapang ang black at pwedeng maaring maging 75%, maging brown or black ang buhok ng offspring. Ano pa? Kung sa mata, ang recessive ay green at ang dominant ay brown eyes, ang offspring, ang magiging result ng kanyang mata ay brown din dahil kung present ang dominant, ano, recessive at dominant, ang mangyayari pa rin dyan ay dominant yung offspring kasi mas matapang ang genes ng dominant. Number two na nakaka-apekto is the environment. It refers to the factors to which the individual is exposed after conception to death, which includes learning and experience. When you say environment, hindi lang ito nakapaloob sa lugar kung saan ka lumaki or sa paligid na anong meron dyan. Ito rin ay nakapaloob sa pakikipag-interaction mo doon sa environment kung nasaan ka naroroon. Pasok pa rin sa environment yung factors ng mga kinakain mo. Ito, factors such as diet, nutrition, and diseases play an important role in physical development. Of course, if hindi nutritious ang kinakain mo, chak ay magkakaroon niya ng effect sa iyong katawan. Magkakaroon siya ng negatibong epekto. At yun ay nakakaapekto sa physical self mo bilang isang individual.
individual. Dahil kung ano yung nasa paligid mo, ano yung inaalok sa'yo sa kapaligiran mo, ayun ay nakaka-apekto sa iyong sarili, sa iyong growth and development. At itong environment na ito ay nakapaloob naman siya sa nurture. And now, let us move on to defining beauty na affiliated pa rin sa physical self. Ang tanong ko sa inyo, gaano ka kaganda? Gaano ka kagwapo? Paano mo ipinipresenta ang iyong sarili? Paano mo ine-embrace ang iyong kakayahan? Paano mo nakikita ang iyong sarili sa tuwing tumitingin ka sa salamin? At bago tayo magpatuloy sa ating topic dito, let's watch this. In the modern days, paano nga ba talaga natin ma-define ang tunay na kagandahan? At makikita natin dito sa slide ang ilang mga picture na inattach ko pertaining about beauty. That beauty is in the eye of the beholder. Ang beauty ay nakadepende sa tumitingin or nakakakita. Ngunit meron namang nagsabi na you are the beholder. Ikaw mismo dapat ang unang mag-aangkin or titingin sa sarili mo na precious ka. You are enough. You are beautiful. You are enough as you, and we must be grateful for the aspects in physics that we have. And yes, I know, madaling sabihin na angkinin ko kung ano yung meron ako. Ngunit mahirap yon. Unang-una, dahil na rin sa sinasabi ng society. At ngayon, ating alamin ang sinasabi about the body image. What is body image? It refers to how individuals perceive, think, and feel about their body and physical appearance. At sabi dyan, I may not be skinny, but I am not ugly. How do you see yourself? Your physical body. Makikita natin dito sa picture na naka-attach dito. I may not be skinny, but I am not ugly. And of course, personally, I'll agree to this, na hindi pwedeng maging batayan para sabihan ka na ugly ka sa mundong ito kung nag-gain ka ng weight. Okay? So, yung perception mo, tingin mo sa sarili mo at sa body appearance mo. Okay, so appearance. Body appearance, everything about a person that others can observe, such as height, weight, skin color, clothes, and hairstyles. People they are. Appearances is on how we dressed. Kung paano tayo pumustura. Kung mas prefer ba natin yung mga loose shirts or comfortable shirts. Or mas bet natin yung ngayon gusto natin nakapustura tayo, naka-aura tayo, ganyan. Kasi yun yung appearance na gusto nating i-portray or gawin dito sa mundo, sa kapaligiran natin. And walang masama doon. Unang-una, kasi comfortable tayo doon sa ating ginagawa. And from that, pwede tayong makagain ng confidence. Doon tayo kasi masaya eh. At dahil doon tayo masaya, mas nagiging confident tayo, mas freely tayong gumalaw, makipag-interact sa ibang tao, at mas ipakita yung character natin. Alright? So we can see here a gentle reminder para sa bawat isa sa atin. Ang sabi dyan, you need to feel good about your body. Yes, I know, it is hard na i-embrace kung hindi natin ganun katanggap yung kung ano yung meron tayo. But step by step, one day at a time, I hope dumating yung time that we can really embrace and say that I am enough, I am valid, I am beautiful, I am handsome, I am cute, I am enough. Ayan. Kasi alam niyo ba na kung magiging body positive tayo, mas mataas yung chance na mataas rin ang ating self-esteem. Ngunit, kung negative naman ang tingin natin sa body image natin, ay mababa rin ang ating self-esteem. At ano nga ba ang self-esteem?
Self-esteem, a person's overall evaluation of his or her own worth. I know that you guys will agree here. We worry about a lot of things. Why? Because ito yung stage na, ayan, nag-start sa adolescence, no? Ito yung stage na marami ng changes sa body natin. And kadalasan, eh, hindi tayo handa sa pagbabago na ito. That's why, sa pagtanda natin, madaming pagbabago sa ating katawan tayo na mai-encounter. And sometimes, yung mga pagbabago na yun ay nag-lead sa atin para i-isolate yung sarili natin. Hindi na tayo yung kung paano tayong bibo at kikay before ng mga maliliit or bata tayo. Hindi na same ng ganun. Sabi sa pag-aaral, younger women and girls tend to have poor body image. Body image can affect both the adolescent's physical and psychological well-being. Nangyayari rin ito sa mga boys, ngunit talagang mas common lang siya ay sa mga girls. Ano yung mga causes naman ng poor body image? Una, emphasis on thin ideal body. Maraming challenges na may focus sa thin body. Pag sinabing sexy, ang una agad na pasok sa isip mo, dapat ikaw ay slim. Yan, may na-highlight na pag thin body ang usapan. May na-highlight na pag thin ka or slim ka, you are beautiful. Balingkinitan, ganyan. Number two, bullying. When people tell something about us, it affects our perspective on our self-body image. Na pag sinabihan tayo na, sobrang taba mo naman, and stuff like that, and the likes. Pati tayo minsan, ang tendency na is maniwala tayo na, ah, baka nga tama sila, ah, baka nga sobrang payat ko, ah, baka nga sobrang ganito, ah, baka nga, o baka nga ganito. Kasi, kung pabalik-balik nating naririnig nga yung mga discriminations na yun, ay minsan, nag-lead na yun para paniwalaan na natin sila. And sometimes, we are being bullied kasi we're gaining so much weight or hindi naman nagigain ng so much weight eh kasi ang payat-payat daw, kasi ang itim-itim. At sa panahon ngayon, ang basihanan ng kagandahan minsan ay kung ikaw ay flawless. Diba? Ayan, ano pa? Next is peer pressure. Dapat, you need to be someone else na hindi ka enough. You're not enough. Dapat, mas better ka sa kung ano ka meron ngayon. And nag-delete yan sa pagbaba talaga ng ating self-esteem. Next one is the media, the TV and the movies. And we know that movies, the media is filled with beautiful faces. At parang sinasabi din na we can compete with them. Kasi ito yung batayan ng kagandahan. Basically telling you that if you are fat, that's not good. Na pag morena ka, you're not beautiful. Dapat ang size mo is size 0, pang Victoria's Secret model. And media is feeding us with all this attractiveness that we cannot compete with. So, the tendency is we think less of ourselves, that we have poor body images. But you know what? In reality, the standard of beauty na pinepresent ng mga media ay unrealistic. Na hindi naman talaga lahat ay kaya yon. Although meron, kaya nga meron ipipresent, diba? Pero kung meron man, mostly na rin dun eh, Photoshop na rin kadalasan para ma-enhance na yung batayan daw ng kagandahan ay ito. Media affects body image or self-esteem. Paano ba tayo naapektuhan ng poor body image? If we think so lowly ourselves. At ngayon, pag-aralan naman natin yung effects of poor body image sa atin. Number one is the body dissatisfaction. You think low of yourself. We are not satisfied. Hindi tayo masaya sa nakikita natin sa sarili natin. Pag tinitingnan natin yung sarili natin sa salamin, we are not happy. We tend to find and question yung sarili natin that we are not worthy.
Kasi hindi natin naabot yung batayan na sinasabi ng society na ito ang tunay na batayan ng kagandahan. Number two is depression. You are not satisfied with your body. And if you're not satisfied with your body, you're not happy. And if you're not happy, it will lead to depression. Yun ang start yung low mood, malungkot ka kasi, ayun nga, hindi ka happy sa body mo. And mag-start na namawalan ka na ng gana sa pagkain. Hindi na rin maayos ang iyong pagtulog, lagi ka na rin galit, agitation. Kasi hindi mo gusto yung nakikita mo sa sarili mo. Masakit yung katawan mo, masakit yung kasukasuan mo. Bakit? Kasi kulang ka sa tulog, hindi ka na kumakain. At wala ka na rin maayos na konsentrasyon. At ang lahat ng ito ay dahil sa poor body image ng physical self. Number three is the low self-esteem. Yan, sanhi rin siya. Mababa ang pagtingin sa sarili. Pag mababa ang tingin mo sa sarili mo, malulungkot ka. At kapag malungkot ka na, nag-dwell ka na sa lungkot na yon, madidepress ka. At pag nadepress ka, mababa ang iyong self-esteem. Hindi ka na lumalabas ng bahay nyo, or worse na yun kung hindi ka na lumalabas ng bahay nyo. Pero nasa isip mo is, I can't do it, hindi ako, o dapat maging perfecto ko kasi yun yung hinihingi sa akin ng society. Hindi dapat ako magkamali, dapat perfect ako. And dito, pag nagkamali, I'm not good enough, hindi ako mahal, hindi ako kamahal-mahal, hindi ako appreciated. And you know what? Kung nakakaramdam ka nito, what you feel is valid. And the truth is, you are valid. You are loved and you are appreciated. I know na mahirap lumaban sa society na hinihingian tayo ng sobrang taas na standard. Pero I hope one day, mahanap mo sa sarili mo that all of the things na nagpapahirap sa'yo at kumakalaban sa self-esteem mo, laban sa iyong sariling itsura at pangangatawan ay malabanan mo, and know that you are enough, and let us all embrace the flaws that we have at gawin natin yung flaws na yun bilang isang masterpiece, diba? May kanta nga tayo na na When Scars Become Art by Gatan. I forgot the first name. Pero ayan, diba? If a scars, yan, scars yan, mula sa masakit na pinagmulan, pero kaya siyang i-turn out as an art. And I hope one day ay makayana natin, you know, makarating tayo sa point ng life natin na yung mga baggages natin right now, issues natin right now in our physical aspects and our physics ay fully is ma-surrender natin and ma-embrace natin yung meron tayo. Isa pa sa epekto ng poor body image ay ang eating disorder. At isa na dito ang bulimia. Ano ba ang bulimia? Ang bulimia ay isang uri ng pagda-diet na nag-decide ka na mag-diet kasi nakikita mo na yung sarili mo ay sobrang nagigain ng weight, or kahit hindi ka naman talaga mataba, feeling mo pag tumitingin ka sa salamin is mataba ka. So, ang tendency niyan is magiging strict ka sa pagda-diet. At dahil nagda-diet ka nga, pinipressure mo yung sarili mo para maging payat ka, ganito. So, ang gagawin mo dyan is hindi ka kakain. At ito namang pag-de-binge ay pag dumating naman yung point na nagutom ka, nahilo ka, is ayan. Ang tendency is kakain ka at na hindi ka na nagiging aware na madami ka na palang nakakain. At magre-result naman ito sa purging. Ang gagawin mo dyan, isusuka mo, ipipilit mong isuka yung lahat ng kinain mo kasi meron ka nga palang sinet na standard na gagawin mo ang diet na ito. Hindi ka kakain. Ngunit dahil ikaw ay nakaramdam ng gutom or hilo, kumain ka. At dahil na-feel mo na naman na ang taba-taba ko na naman, ito na naman yung sinasabi ng society, or minsan kasi sinasabi na ng
mind natin. Kaya ang ginagawa natin, pinipilit na nating isuka yan hanggang sa mawala. And then, balik na naman, cycle siya. Ang bulimia ay cycle, magda-diet, kakain. Pag nakaramdam ka ng something about yourself, kakain ka, and then isusuka mo siya, mag-set ka na naman ng standard, and then ulit-ulit siya. Ganun yung cycle. Ang tanong, bakit nila ginagawa ito? Maaari na sila ay nakakaranas ng peer pressure mula sa iba't ibang tao. At ang last naman sa ating effects of poor body image is the form of body modification, kung saan ay may ipapa-enhance ka or nais ipabago sa iyong katawan, sa iyong mukha o sa ampang parte ng iyong pangangatawan. Unang-una dito ay ang pagpapatato. Yan. Meron naman na sa kilay, nagpapatato. Yan. Part din yun ng pagpapatato. Diba? Meron ding lip tattoo. Ayan. Kasi gusto nila na doon sila mas masaya. And meron din namang nagpapapermanent makeup na. I think ang permanent makeup na is a surgery din yan. Ayan. And meron din na babae na nagpaganito siya. At ang ginaya niya ay si Barbie. At ayan siya. Next naman is body piercing. Pinupuno nila ng sobrang madaming hikaw ang kanilang mukha or katawan. And last naman is the cosmetic surgery. So kung saan, ang cosmetic surgery nowadays, sa panahon natin is, hindi na yun sobrang big deal. Hindi na siya issue, kundi tanggap na siya. And is lalo na ang rhinoplast surgery. Tanggap na siya at ito yung mga ginagawa ng mga tao na sobrang hindi na rin siguro talaga kinakaya ang pressure at na sinat ng standard dito sa mundo and they tend to do it. Or minsan naman, syempre, hindi lang dahil sa pressure ka, kundi gusto mong gawin yun sa sarili mo kasi dun ka magiging mas masaya. Wow! 8 years ago? 8 years ago na pala to? Ako si Anna Marie. Kilala ako sa school namin noon. Hindi dahil kaaya-aya ako, pero dahil kaakit-akit ako. Ano ba yan? Mukha pa ba yan? OMG! Halos di na siya makita! For real! By means of kaakit-akit, hindi yung kaakit-akit na nasa isip nyo. Ulikba, bukbukin, ulingling, anap, pangit, in short. Ilan lang yan sa mga maririnig mong description sa akin dati? Like, hello, kasalanan ko ba maging ganito? Mana-mana lang yan, ika nga. Totoo yun, sinuwerte lang kayo ng magaganda ang lahi ng magulang nyo. Magandang jeans ang nananalaytay sa inyo. Kaya ako ganito at kayo ganyan. Like a normal teenage girl, of course, I've been in love. Pero yun na nga, there comes rejection. And say what? Tandang-tanda ako po kung paano niyo pinagtawanan nun. Ang taas daw ng pangarap ko, and not to mention na di rin naman kagandaan ang body figure ko. May pa, sorry ha, pero di ka pasok sa standard ko pa siya. Sobrang nanlumo ako, nahulan ako ng confidence. Kulang na lang itago ko ng sarili ko from everyone. Pero, wala na yun. 8 years ago na yun. Siguro, thanks to all those rejections and discriminations, they built this new Anna Marie 2.0. Siguro, dahil na din I learned to distance myself from toxic people, mas nakamit ako ng mga bagong tao. I was exposed to a group na nagturo sa akin how to value and to take care of myself. Natuto ako ng proper balanced diet and I involved myself in the sports. And laking pasasalamat ko na lang din sa technology nowadays. Ang bilis ko malaman ng mga trends. Natuto ako ng mga skincares and mag-ayos na din ng sarili ko. Like makeups and everything. And now, this is the new me. Anna Marie 2.0. Anna pangit who? I only know the Anna ganda.
physical self is the concrete dimension, the tangible aspect of the person that can be directly observed and examined.